what's up sa inyo mga kaibigan, mga kagulong? Again, Aldo Galmonte na naman nga pala to. Ulit-ulit na intro eh, no? So, kamusta kayo mga kaibigan? Sa mga bago pa lang sa channel na to, please subscribe to my YouTube channel, no? Aldo Galmonte, and sa mga mahilig din sa games dyan, just visit my gaming page mga kaibigan sa Facebook, which is, ang name is LPRK. Ayan mga kaibigan, na may 700 plus followers, road to 1,000 na rin siya. So ano nga ba yung topic natin for today's vlog mga kaibigan? Today's vlog is, i-share ko lang sa inyo guys, kasi kung naalala nyo, tumirik itong sasakyan ko nakaraan. Naubusan lang ako ng baterya mga kaibigan, na-drain yung battery ko doon. So akala ko is fuel pump yung naging problem nitong sasakyan. So syempre, ako naman si Aldrin kinabahan, kasi syempre alam ko guys na merong issue ng fuel pump yung sasakyan natin. Tumawag ako sa Honda Rizal, dun sa agent ko, kay Sir Ryan. Shout out sa'yo sir. Nagtanong ako sa kanila kung ano nga ba yung mga possible na nangyayari kapag ka fuel pump yung issue. So sinagot naman nila mga kaibigan, like yung pagredondo ng sasakyan, 'di ba? Kapag ka ini-start mo, magre-redondo kasi 'yon eh, na tas may tumutunog na something dito sa may gilid. Nung nakaraan, pumunta ako sa Honda Rizal din, nagpa-ingay naman noon. Nagpa-test drive ako nitong ating unit kasi meron akong something guys na naririnig every time na dumadaan ako sa hub, no? Para siyang face shield na tumutunog, na parang sumasabit. Yung ganun yung tunog niya mga kaibigan. Ewan ko lang kung may naka-experience na sa inyo, pero kung may naka-experience man sa inyo noon mga kaibigan, pag-comment naman sa baba para ma-check ko. Kasi nung last time na chinek ko yung shock ko is wala naman ako nakitang something na sumasabit, no? Dun sa shock. And naririnig ko lang siya every time na dadaan ako. Anyway, na-share ko lang naman sa inyo mga kaibigan. Nabublul pa nga. Na-share ko lang naman sa inyo mga kaibigan, at baka lang na-experience nyo yung ganun, no? Sa mga naka-BRB dyan, baka naman, turo nyo naman sa akin, no? And ayun na nga, nagpa-test drive ako nito. Nakausap ko yung kasama kong agent na nag-test drive nito mga kaibigan. Tinanong ko sa kanya, di ba sir, kamusta na ba yung fuel pump issue ng Honda BRB? And sinagot naman niya, no? Pero yung sagot niya kasi sa akin, sinabi naman niya na hindi yon 100% legit. Kung paano ba i-diagnose yung fuel pump, no? Kung paano niyo malaman? So, ang una niyang tanong sa akin mga kaibigan, sir, nadadrive mo ba yung sasakyan mo ng matagal? So, syempre ako naman nagtaka ako bakit mo tinatanong yung ganon, di ba? Ang sinagot ko naman sa kanya mga kaibigan, oo naman sir, nadadrive ko siya kasi nagtatagaytay nga kami mga kaibigan, halos every weekend ata pumunta kami ng Tagaytay, around 2 hours to 3 hours ang biyahe kapag ka traffic sa Tagaytay, no? And ang sagot niya sa akin, tinanong ko kung bakit niya natanong yon, kung bakit mo natanong sir na kung gaano ko ba katagal na drive yung unit ko. So sabi niya, sir, kasi kapag ka lumagpas ng 1 hour na binibiyahe mo yung sasakyan mo, tapos tumigil ka somewhere sa gasolinahan or nagpahinga ka, tapos inandar mo ulit, hindi daw dapat aandar itong sasakyan natin, itong BRV. So sabi ko, eh hindi ko pa naman, parang hindi ko pa naman nararanasan yun, kasi ang pinakamalayong nabiyahe nitong BRV mga kaibigan is sa may Manawag. So alam niyo naman siguro ang Manawag, around 3 to 4 hours, no, ang biyahe Manawag to Manila, Cainta. So ayun. So naisip ko, sabi ko hindi pala siya kasama sa fuel pump issue. Pero sabi niya sa akin, sir, wag ka muna ding mapanatag kasi may saltik talaga ang mga fuel pump ngayon ng mga sasakyan. Kahit anong sasakyan naman, meron, sabi niya ganon. Rush, Toyota Rush, meron din daw. Expander, hindi ko alam guys kung na-correct na. Ang fuel pump daw kasi ng Toyota Rush, tapos Mitsubishi Expander, at saka Honda BRB is halos pare-paras lang sila ng kinukuhanan na company.
So, di ba? Make sense nga mga kaibigan na kaya tayo nagkaka-fuel pump itong dalawang rival na sasakyan na to, itong Expander tapos VRV. Alam ko meron pa ilan-ilan sa Rush mga kaibigan, pero I don't know kung legit nga na meron silang fuel pump issue din. Pero itong dalawa, itong Honda VRV and Expander, iisa lang ang kinukuhanan nila ng fuel pump at pareha silang may fuel pump issue. So, ayun guys, pwede nyo naman sigurong i-diagnose DIY mga kaibigan, no, yung mga sasakyan nyo. Kasi madali lang naman, pwede nyo namang andarin lang sa bahay nyo ng isang oras. Tapos, pag na-reach nyo na yung 1 hour, patayin nyo yung makina tapos andarin nyo ulit. So, kapag ka nabuhay yung makina nyo or umandar yung sasakyan nyo, ibig sabihin, all goods. Walang problem. Pero syempre, huwag pa rin kayo mapanatag, kumbaga. Kasi syempre, di ba, di natin alam mga kaibigan na gumana siya sa ganong haba ng oras. Pero kapag kabinyahin nyo na ng malayuan, tapos biglang tumirik sa daan, sisiin nyo pa ako. So ako naman, nagsishare lang ako sa inyo guys ng mga nalalaman ko about sa ating sasakyan, no? Kasi syempre, gumagawa nga ng videos. Alam ko, maraming may ayaw, maraming may gusto ng mga videos ko, and all goods lang mga kaibigan. At least nasi-share ko sa inyo yung mga bagay-bagay na nagagawa din, alam ko ginagawa din ng iba, and yung iba hindi nakikinig lang, nagdi-dislike, nag-unsubscribe, and no problem yun mga kaibigan. Alam ko naman yung mga 10,000 na subscriber ko dito is legit to mga kaibigan, na supporter ko, and maraming salamat. Kasi pa 11,000 na tayo mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang sa paggawa ng video. Ayun, mas maganda siguro mga kaibigan na ipa-check nyo yung sasakyan nyo sa kasa, or check nyo sa listahan. O nga pala, speaking of listahan, no, maraming Honda VRV na may issue daw sa fuel pump ang hindi nakalista doon sa listahan ng dealer. Kagaya nga ng sabi ko mga kaibigan, kung hindi man kayo kasama doon sa listahan, huwag kayong mapanatag na hindi kayo kasama sa fuel pump, kasi i-assume nyo pa rin mga kaibigan na nasa listahan kayo. Kasi syempre, isipin nyo, dadalhin nyo ng sample lang mga kaibigan sa Gada. Sabihin na lang natin, nagpicture-picture kayo sa may highest point. Pinatay nyo yung makina, pagsakay nyo ayaw ng umandar. So paano na? In the middle of nowhere, di ba? Nasa highest point pa kayo. Sinong susundo sa inyo? Wala. Diba? Ang masasuggest ko mga kaibigan, kapag ka nagpunta kayo or nagawi kayo sa mga kasa, pacheck nyo na lang din yung fuel pump nyo kung all goods ba. Kasi mahirap na nga kung ano man yung mangyari. Buti kung nasa around Metro Manila ka lang. Kung katulad ko na lagalaga ko, nagtatagaytay ako mga kaibigan, nagmamanawag, and may target pa kami ngayon na puntahan, which is sa may Didadyawan, Aurora, kung maging okay man na yung pagbibiyahe or pagta-travel, papuntahan namin yon. So, ayun, kinokondisyon ko lang din to mga kaibigan, at inoobserbahan ko lang din siya, kasi mahirap na mga kaibigan, no? Mahirap na matumirek, kasi yung na-experience ko lang, gusto ko, ang hirap men, alam mo yon, yung hindi mo alam yung gagawin mo, kasi hindi naman pwedeng tulak to na kakagipin mo tapos aandar na. Walang ganun eh. Hindi naman siya ganun mga kaibigan. Anyway, ayun. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, please subscribe to my YouTube channel, Alvin Almonte. Ayan. Kung nagustuhan mo man yung video na to, please like and comment sa aking video. And kung talagang pinakang nagustuhan mo talaga yung video to, just subscribe to my YouTube channel. So ayun, maraming salamat. Alvin Almonte na naman nga pala to. Always saying God first. Peace!